For today's video, share ko naman po sa inyo kung paano namin ginawa ang unang kwarto sa itaas ng aming bahay. Kung mapapansin niyo po, dito ay binawasan po namin ang dati ng partition framing. Nasimula po noong na-turnover sa amin ang bahay ay nakalagay na po ang partition wall framing na yan. At ito po ang parte ng mga metal stud na aming nabawas. Narito po ang larawan noong wala pa kaming binawasan. Bakit nga ba namin binawasan pa ang dati ng partition wall framing? Binawasan po namin ito para hindi na po kami gumastos sa dagdag na materyales. Binawasan po namin ito ng ayon sa sukat ng aming gagamiting 8 feet by 4 feet na gypsum board. Bago po natin umpisahan ang paggawa, pag-usapan po muna natin ang mga tools na aming ginamit sa paggawa. Dito ay gumamit kami ng measuring tape, kulog, riveter, eskwala, metal drill bit na 1/8, screwdriver bit, kunting para sa yero, at impact drill set na po ang binili ko, may kasama na siyang cutter, martilyo, at flies na kailangan din natin sa paggawa. Ngayon ay simulan na po natin ang pagtatrabaho. Dito nga po ay sinimulan ko ng ikabit ang mga metal stud gamit ang materyales na blind rivet na may size na 1/8 by 1/2. Muli naming sinukat ang partition wall framing kung sakto na ba ito sa 8 feet by 4 feet. Ito, 43 feet. Dito sa baba. Yan ang 8 feet. Kahit hindi mag 8 feet. Sakto naman ang mga sukat kaya pinagpatuloy ko ng muli ang pagre-rebit ng horizontal support wall framing. Magnetic level po pala ay dapat meron din tayo. Dahil wala po akong mahanap na materyales kagaya ng ginamit dito. Napagpasyahan ko na gumamit na lang ng metal paring, dito ay pinagdoble ko sila para may malaking space pa na pag-screwhan ang gypsum board na ating ilalagay.
Matapos naming ma-modify ang dati ng partition wall framing, nagsimula na po kaming magsukat kung gaano kalapad at kahaba ang magiging unang kwarto. Nang makuha na namin ang sukat, minarkahan na agad namin ito ng linya gamit ang lapis. Para magkaroon ng tamang guide ang pagkakabitan ng metal stud at para rin po may guide tayo upang makuha ang katapat niyang linya sa itaas. Okay. Yan, ang labas. Kita ka rin magsimula ng pag-uwi. Para naman makuha namin ang kasukat na linya niya sa itaas ng kisame, gumamit po kami ng hulog. Ah, sige, go ahead. Hindi, balikot eh. Balikot. Yan yung nauga na eh. Okay na. Markahin na lang yan. Okay. Matapos naming makuha ang tamang sukat sa itaas ng kesame, ay agaran na namin itong kinabitan ng metal stud. Sa may flooring naman ay kinuha muna namin ang sukat ng pagkakabitan ng hamba ng pinto. Binali na namin ang metal stud matapos naming makuha ang tamang sukat at pinako na agad namin ito sa flooring. Nag-umpisa na nga po ako magkabit dito ng pa-vertical na mga metal stud. Thank you.
Sa mga larawang ito ay naka-ready na ang mga putol-putol na metal stud na gagamiting horizontal support framing. Sa wakas ay natapos na din namin ang paggawa ng partition wall framing. Narito ang dalawang importanteng sukat na aming unang binuo sa paggawa ng room partition. Ang red line pa vertical ay may sukat na 8 feet at ang yellow line pa horizontal ay may sukat naman na 4 feet. Para ang ikakabit na gypsum board ay buo. At para hindi rin po masyado magastos sa metal stud ay ganyan po ang ginawa namin. Mag-umpisa na po tayo magkabit ng gypsum board. Inuna po naming lagyan yung dati ng partition wall framing para may kabit agad namin ang mga metal stud na pagkakabitan ng hamba ng pinto. At dito po ay gumamit ako ng gypsum black screw na may size na 1 inches. Matapos naming malagyan ng metal stud. Kasama ang aking bayanan sa paggawa. Dito ay hinihahanda na namin ang hamba ng pinto para agad na may kabit ito. Dito po ay kumuha kami ng kapirasong gypsum board bilang guide. Para maging kapantay ng hamba ng pinto ang ikakabit na gypsum board. I-screw na nga namin ito gamit ang 1 inches na wood block screw at agaran ang ikinabit sa partition wall framing. Dito ay naglagay na din po ako ng abang para sa switch ng ilaw. At pinagpatuloy na nga namin ang pagkakabit ng gypsum board. Importanteng tandaan po na dapat sa center palagi ng metal stud ma-screw ang dulong gilid ng gypsum board para po may pag-screwhan pa ang susunod na ikakabit na gypsum board. At ito na nga po ang mga nagawa na namin, ang susunod na mga larawan ay ang huling bahagi na ng pagkakabit namin ng gypsum board. Ayan at may cover na ang buong kwarto. Isunod na po agad natin ang pagkakabit ng pinto. Dito ay to the rescue naman ang aking ama upang ikabit na ang pinto ng unang kwarto na ginawa namin ng aking bayanan.
At sa wakas ay natapos nang gawin ang unang kwarto ng aming bahay. Narito po ang listahan ng mga materyales at kabuoang gastos sa aming ginawang kwarto. Ang total cost po namin sa paggawa ng kwarto ay 8,330 pesos. Ang mga tools po pala na ginamit namin sa paggawa ay sa Lazada at Shopee lang po namin binili. At ang ibang materyales ay sa Lazada at Shopee din po namin binili. Ilagay ko na lang po sa comment section ang mga link ng shop na aming pinagbilhan. Ang maipapayo ko po sa inyo ay mas makakamura po kayo kung sa Shopee at Lazada nyo po bibilihin ang ibang materyales. Marami pong salamat sa inyong panonood. Please subscribe, like, comment and share.